Okay, good morning po everyone. Good morning po. Today is Tuesday, ano po, January 18. Napakabilis po ng panahon, ano? Siyempre, of course, Happy New Year pa rin po sa bawat isa po sa atin. At pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po sa bawat isa. Pashare lamang po itong video po natin. Itutuloy po natin yung ating mga pinag-uusapan, ano po, dito po sa Psalms 119. Ano po, part 3 na po tayo kasi mahaba po ito kasi. Mahaba po itong ating ano eh, kabanatang ito, ano po, 176 verses po. Itong 119. Kaya ang oras natin, isang oras lang po yung devotion natin, 6 hanggang 7. So kaya sa bawat pinag-uusapan natin, marami po tayong mga nasasabi, nababahagi, nasishare, na I hope ano po na ito po ay nakakapagbigay sa atin ng inspiration at ng paalala, of course, syempre ng magandang aral sa bawat isa po sa atin, kayo po na nanonood, mga kapatid. Kaya medyo mahaba po, kaya ngayon po part 3 po tayo, baka abot pa to ng part 6 kasi sa haba po ng ano ng mga talata eh. Hindi lang ano, basahin lang po natin. Di po. Kaya sa amin nagtanong eh, sa akin may nag-message, "Brad, ang haba ng ano nyo, no?" O sabi ko, mahaba po kasi talagang ano po eh. Hindi naman pwedeng basahin mo lang yung talata na ganun. Kailangan po, meron pong kahit pa paano, merong paliwanag na konti dun po sa talata. At i-apply sa panahon natin ngayon para makuha natin yung pinaka-hinahanap natin patungkol po sa kapangyarihan ng Biblia. Kaya yung pinag-uusapan natin, mga kapatid, na may pamagat na they who honor God's word are blessed. Yan. So ang sila na kumikilala, na nirerespeto, na binabasa, pinapamuhay ang salita ng Diyos ay ano po, ay pinagpala. So yan po, mga kapatid. Kaya yan po yung ating tinatalakay. Okay, good morning everyone. Sa mga kasama po natin, sa mga bago po na nakasama po natin, pagbalayan po kayo ng Panginoon. Today is January 18, Tuesday 2022. At pakiusap po na kayo po ay pa-share lamang po itong video po natin. At pa-visit na rin po. Paki-visit na lang din po yung ating YouTube account channel. Ang pangalan po natin is Gilbert Abella TV. Ano po, ang dami na po tayong mga videos na i-upload po doon. Kung pwede po, maaari po, pwede nyo pong panoorin ulit. Ano po, yung iba doon na babanggit ko po yung mga pangalan. Kasi ano po yun eh, hindi po siya edited. Ano po, raw yun. Raw videos po yun. Kung ano po yung nandito as is na yun po talaga yung ating nilalagay po, tinatransfer doon. Kaya hindi po edited po yun. Wala naman akong editor, wala naman akong videographer, wala. Totally, kumbaga ito, sariling sikap natin. Kaya kung ano po yung tapos natin dito at sa mga nakaraang mga video natin, devotion natin, as is, talagang yun po. Kaya sabi ko nga, aro, ano po, kaya lahat ng mga nasagap ng video, nandun lahat. Kapatid, wala pong nag-edit niyan, walang editor, walang nagbi-video, wala. Ako, lahat po yan. Kapatid ko, minsan kasama ko yung misis ko, minsan pag yung matatapos na ako, yan, siya na nagpapatay. medyo dahil minsan, ano rin po, ako na po ang nagagawa. Pero anyway, masaya naman po nating ginagawa po yan. Kaya ang ibig ko lang sabihin, doon po sa YouTube, lahat ng mga sinasabi natin, maging pagbati, nandun lahat po yun. Yung mga sa announcement natin, yung mga sinasabi natin, mga komento ninyo, nandun po lahat po yun. Kaya pwede nyong reviewin, mga kapatid. Okay? Good morning everyone. Ayan, dami po natin makakasama po ngayon. Sila Sister Jeanette Pagulong. Good morning everyone. Sister Evelyn Gonzalez Batralo. Good morning. Pastor at sa lahat. Sister Nessie Miranda Sulit. Good morning. Amen. Sabi niya. Ang aking biyanan, Sister Benny Lara. Yan, dyan po. Dyan po sa Batangas. Kamusta po kayo dyan? God bless po. Ingat-ingat po kayo. At regards po sa mga kamag-anak dyan po sa Balayan at mga kapatiran po natin. Si Sister Mercedita Tubigan Capina, good morning po sa inyo. Sister Anyo Nuevo San Jose, good morning. And Sister Corazon Tumeldan, good morning po. Sister, ayan, si Chet Daradat, yung aking pinsan. Ate Chet, good morning. Diyan po sa Bulacan.
Ayan, si Nana, Sister Linda de los Santos. Good morning po. Si Brother Rolando Guillermo, good morning po sa inyo. Sister Ellen Nolasco, magpagpalang Martes po. Brother Gilbert at sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon. God bless po. Ayan. God bless din po. Sister Tex Tauyan, good morning. Sister Lorna Dasing. Oh, Sister Lorna, mga kapatiran po natin dyan sa Turin, Italy. No? Turin, Church of Christ. Kung nagkakamali. Ingat-ingat po kayo, Sister Lorna. Regards po dyan kay Pastor Dandin, Miguel Dandin. Ano? Si Brother Manny Valencia, dyan po sa Bethany Church of Christ, dyan po sa Tagaytay. Yan, ang aking pinsan, of course, si Ate Ana Abella Margo, mapagpalang umagas po sa lahat. Sister Malu Bautista Pineda, good morning everyone watching from Angeles COC. Yan, Angeles Pampanga. Yan, God bless po, Sister Malu, at thank you po, lagi po namin kayo nakakasama. Sister Minda Pangilinan, Sister, yan po, good morning po, Sister Minda. Sister Gina Hironaga Magsino, yan, good morning po, Sister Norma Guillermo, yan, Tolentino Guillermo, Sister Marian Conopio Arbiso, yan, good morning po. At happy birthday kay Sister Presley, yan no, happy birthday po, Sister Presley. Yan, yung isa sa mga kapatid po natin, no, pwede po nating batiin po siya dito, greet po natin. Sister Presley Fernandez, yan. Good morning po at happy birthday. Yan, si Brother Samson Bedros, hello everyone watching from Tagaytay, Bethany. Yan, good morning po. Brother Samson, yan, good morning po sa bawat isa. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Sister Ninette Sosa, Sister Luz Mojica, yan. Mga kapatid natin, nakasama po natin ngayon. Si Brother Mauro de los Reyes, yan naman po sa Paho Church of Christ. At of course, si Sister De Guzman Lin, no? Good morning, Pastor, and stay safe, and God bless po. Yan. Sister Ruth Danganan, all the way from Japan. No? God bless po, mga kapatid natin yan sa Japan. Sister Ruth, kamusta po? At ingat-ingat po kayo, keep safe po, and God bless po sa inyo dyan. Si, sabi ng aking pinsan ni Ate Ana Abella Marco, sabi niya, happy birthday po, God bless. Yan. Happy birthday po, Sister Presley. Yan, welcome to the family na po kayo. Kapatid, Sister Fest, happy birthday po sa inyo. Ano, sabi ni LM Ponce, have a blessed birthday. Ano po ito? Tipres, yan. Sabi niya, Tipres. Sige, Ate Pres. Yan. Good morning po, happy birthday po sa inyo. At pakishare lamang po itong video po natin ha, mga kapatid. Kaya ulitin ko po, doon po sa mga kapatid po natin na baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube account. Pakibisitahin niyo po yung YouTube natin. Doon po, sigurado may mga cellphone naman po kayo, sigurado po yan. Or may mga internet kayo dyan, ano po mga kapatid, sigurado. Or may mga data po kayo. So pakibisit po yung ating YouTube account, Gilbert Abella TV. So pakihit na lang po din po yung, ano, yung subscriber, ano po, pakisubscribe na lang po. At para ma-notify tayo tungkol po sa mga videos po natin. Kahapon, meron po akong dinagdag na video. No, last ano pa yun, last year pa po, last December pa. Makikita niyo po yung Mount Kalugong, no? Yung sa Tagalog kasi Kalugong, sabi po nila sombrero eh. Ayun, Mount Kalugong, no. Doon po may mga rock formation po tayo na video. Ang ganda po. Iyan niyo po, bisitahin niyo po. Siguro mga almost ano lang po yun, 2 minutes ang video noon, Mount Kalugong. Okay? So Sister Sharon Balneg, sabi niya, good morning everyone, good morning Pastor, good morning po sa inyo. Sister Nida Tamiking, happy birthday Sister Presley, God bless, sabi niya. Ayan, spelling of Christ, sabi niya. Rodolfo Pascual, sabi po dito, brother, bro, spelling, spelling po ng Christ, Church of Christ. Ah, okay, dapat, okay. Okay, siguro bro, nagkamali na, mamaya i-ano ko po, mamaya i-edit ko po, ah. Thank you, brother. Sabi ni Brother Rodolfo Pascual. Ayan. So, nagkamali na siguro na spelling. Paumanhin po. Medyo siguro kayo nagmamadali kasi medyo late na, brad. Ayan, medyo gano, brad. Sorry po. Baka na yun. Baka check nyo lang po. Nagkamali yata ako ng spelling. Ayan. Dapat po, Church of Christ dapat. Opo, sorry Brad, sorry, pasensya na. Medyo nagmamadali lang po kasi kanina. Ano, medyo pag matanda na, medyo tinatangali na ng gising. Ayan, medyo ano na po eh. Medyo nakakaano na, malabo na yung mata. Opo, mamaya brother, ano natin. Thank you Brad, thank you po.
Okay, tuloy na po tayo. Pag-usapan po natin dito po sa Psalms chapter 119, part 3 na po tayo, no? They who honor God's word are blessed. Yan po yung ating tatalakayin sa umagang ito. At sabahan niyo po ako sa ating discussion. Wala pong bibitaw. Ano po, pakishare lamang po ito sa mga kilala po natin, sa mga kamag-anak po natin, sa mga friends po natin. Kung sino mang kakilala po natin dyan po sa ano natin, sa Facebook natin, share po natin. Ano po, at naway magpagpala tayo, may matutunan po tayo, at makapagbigay po sa atin ng encouragement, ano, mga kapatid. Okay po, so tayo po muna ay magukol po ng panalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan ka sa lahat. Magandang umaga, Panginoon, sa iyo, sapagkat muli, Panginoon, binangon mo at ginising mo ang bawat isa po sa amin. Ang aming lupang katawan ay muli, Panginoon, na pinahiram mo, Panginoon, kami ng taglay na buhay at lakas na siyang gagamitin po namin in the rest of the day. Thank you, Lord, once again for these privileges and opportunity that we have right now, Father God, that we will use our life, our strength, Father God, in order for us to serve you, Father God. Gagamitin po namin ang aming mga lakas. Kaya Lord, salamat po sa panibagong buhay, salamat po sa panibagong kalakasan. Lord, ikaw po ang patuloy na sumama sa amin, samahan mo kami, at ganun din sa bawat isa po sa amin, na naway patuloy na unahin ka namin sa aming mga buhay. Gamit-gamit ang aming mga lakas, ang aming karunungan, ang aming mga buhay, Panginoon, para ikaw po ay patuloy na aming itaas at mapaglingkuran. Ano man, O Diyos, ang mga nakita mong mali sa buhay po namin, kami po ay nagkakaisa na humingi, Panginoon, ng sapat na tawad. Kung kami po ay nagkasala sa isip, Lord, patawarin mo kami. At kung kami po ay nagkasala sa gawa, Lord, patawarin mo kami. Kung kami po ay nagkasala po, Panginoon, sa pamamagitan po, Panginoon, ng aming mga pananalita, Lord, patawarin mo kami. Lord, ang lahat ng mga bagay po, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, hindi po namin kontrolado. Ikaw lamang po, Panginoon, ang nakakaalam. Kaya Lord, kung kami man po, Panginoon, nasitit sa tila baga alam namin ay tama, pero sa iyo, Panginoon, pala ay mali. Lord, sa oras nito, Panginoon, kami po'y nananaligluhod na humihingi, Panginoon, ng sapat na tawad upang kami po, Panginoon, ay patuloy na maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Salamat sa pagpapatawad, salamat sa iyong biyaya, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong kagandahang loob. At with that, Father God, alam po namin at alam po namin na kami po, Panginoon, ay patuloy na pinapatawad mo, because we are already forgiven because of the blood of your Son, Jesus Christ, Father God. Salamat po, Panginoon, at sa oras na ito, baspasan mo ang mga tatalakayin po namin, at ito po nawa, Panginoon, ay magkaroon po ng kapangyarihan sa bawat buhay namin upang may pamuhay po namin sa araw-araw naming buhay na nagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming binabalik sa iyo. Taglay po ang papuri at pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, good morning po, mga kapatid. Okay, yan, marami na po tayo mga kasama. Talakayin po natin ulit dito po sa chapter 119, mga kapatid ko. Part 3 na po tayo, mga magulang at mga kapatid. Ano po? Kahapon tinanakay po natin, ano po ba yung ibig sabihin ng Biblia? Ano po? Ano ba ang, sabi nga natin, the names of God's word, no? Sabi natin, tinalakay natin, His law or laws, no, mga kapatid ko. Sinabi natin, we must keep, not break His laws for our own good, no? Hindi po dapat natin to tinatalikdan, hindi po natin dapat to binabaliwala, hindi po natin to dapat kumbaga binabali or hindi pa pwedeng hindi sundin, ano po, not break, mga kapatid, sapagkat ito po ay para po sa ating kabutihan. For this is for our own good. Ito po ay para po sa ating kabutihan. Tinalakay po natin po 'yan. Ano? Ngayon, ang sabi nga po ng verse basa po tayo ng talata, verse 51 hanggang verse 52, verse 53. Ano sabi po ng talata? Sabi ng talata ay ganito, mga kapatid. Sabi ng 51 hanggang 53, labis akong hinahamak niyong mga taong hambog, ngunit di ko sinusuway ang bigay mong mga utos. Ano po, gumuguhit sa gunita ang payo mo noong araw, ikaw, Yahweh, sa lingkod mo ang dulot ay kaaliwan. Nag-aapoy ang galit ko sa tuwi, ano po, sa tuwi kong mamamalas yaong mga masamang alumalabang sa iyong batas. Oh, yun, mga kapatid, sinasabi dito, hindi dapat natin, ano, hindi po natin dapat binibreak, ano po, sabi dito, we must keep, not break His laws because this is for our own good. Para po sa atin po ito, ano po, para po sa ating kalakasang pang-spiritual
At pinag-aralan din po natin, mga kapatid, ano other meaning po at other name po ng God's word is His decrees, utos. Yan, His decrees, utos. They provide us with discernment. Ano po, yung salita ng Panginoon, when we read our Bible, ano po, yan po, nagpo-provide po na nagkakaroon po tayo ng discerning, sabi nga eh, wisdom or spirit, no? Yung kaalaman po natin, ano po, bago tayo mag-decide sa isang bagay, mag-decide sa lahat ng mga gusto nating pagdesisyonan. Meron tayong discerning spirit, ano po, na sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, nakikita natin, naiintindihan natin, at naunawaan natin, at binibigyan tayo ng kaalaman. Kaya ito po yung Biblia, pag binabasa po natin ito, binibigyan tayo ng karunungan ito, mga kapatid ko. Yan po, mga kapatid, ang sinasabi po dyan. Ano pa? His light. O yan, ito, dito tayo natapos kahapon. His light, ano po, God's word provides light for our way. Ang sabi po ng Psalms 100 verse 105, di ba? 119 verse 105. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, yun po yung sinasabi po niyan. At ang sabi po ng verse 3, sabi po ng talata, ang gawain ay matuwid, namumuhay silang ganap, sa daan ng Panginoon, doon sila lumalakad. So, ano po yung silbi ng Biblia na pag binabasa po natin? Ito po yung nagbibigay sa atin ng tanglaw na maliwanag. Ano po? Ibig sabihin, hindi naman po literal, no? Hindi naman siya yung kagaya ng literal na flashlight, ano po, hindi po, na nakikita mo yung daan. Kumbaga, pag binabasa natin yung Biblia, lumiliwanag yung mga isipan po natin. Ano po, nakakapag-ano po tayo, nakakapag-design po tayo ng mga bagay na tama at maayos sa lahat ng mga gawain natin. Well, tayo naman po ay, lahat naman tayo marami, masabi po natin na hindi po tayong perfecto. Dumating din po sa buhay po natin na nagkamali tayo, nadapa tayo, nadulas tayo, lumakad tayo sa dilim, lumakad tayo sa mga bagay po na hindi maganda sa harap ng Panginoon. At maging sa harap ng mga tao, sigurado aminado tayong lahat po dyan. But then again, dahil po sa dulot ng tanglaw ng liwanag ng Biblia na nabasa po natin, teka muna, naintindihan natin, teka muna, medyo parang mali ata o, kailangan dito dapat, hindi dapat pakaliwa, hindi dapat pakanan, kundi dapat padiretso. At habang nilalakad mo yung diretso, kumbaga sa anong eh, parang, oh, ano na ako, straightforward na ako. Ano, going straight na ako. Di ba yung ganun? Going straight na ako. Okay? Ito na ngayon, yung liwanag ng salita ng Panginoon, ano po, naliliwanagan yung mga isipan po natin. Kahit sa mga salita natin, dati siguro nagiging marahas tayo magsalita. Ano po, reckless tayo magsalita. Wala kang sinisino. Basta't sinabi mo, yun na yun, di ba? Wala, meron akong napanood nung nakaraang araw, ano po, na umu-order lang po sa isang fast food, no, parang siguro na ano lang siya, nang pagbigay lang sa kanya ng sukle, siguro hindi niya nagustuhan, ala, nagtatatalak na doon, pinagagalitan na yung mga crew, kaysa ganyan, ala, hanggang sa to the point na pinipersonal na yung mga crew. Oh, di ba, kapatid? So, yung mga salita ba na hindi mo na makukontrol eh, ano, wala ka nang pakialam kung sino yung tao na sa paligid mo, hindi mo na alam kung hindi wala ka nang pakialam kung ano yung lumalabas sa bibig mo, masama man o hindi, basta't ikaw reckless ka na, sige, salita ka ng salita, eh may nagbi-video. O yun, hindi naging viral siya. So, ito yung sinasabi po natin. Kaya kapag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, nai-enlighten po tayo, naliliwanagan po tayo bago tayo magsalita, bago tayo mag-isip, bago tayo mag-decide. Because of the presence of the Lord, ano po, or the Word of God sa buhay po natin, na pag binabasa po natin ito, sabi, tama sinasabi ni David, ano, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Nagiging malinaw po yung isip natin. Salamat, Panginoon, dahil nagiging maayos, Panginoon, ang mga decision ko sa buhay. Ito po yung sinasabi dito, mga kapatid. Kaya nga, kapag tayo po ay nagbabasa ng Biblia, nung araw po kasi, di ba, wala pa tayong mga ano, wala pa tayong mga, katulad nito, mga elektrisidad, wala tayong mga kuryente, walang mga power, ginagamit lang. Ito sa atin, dito sa Bansang Pilipinas, puro ano lang po yan, lalo tigit kung ikaw po nasa probinsya, puro gasera lang, di ba, tapos maaga pa, tutulog na. Anong araw, yung mga matatanda, nabanggit ko kahapon, di ba, sila, yung, yan, nabanggit ko yun, tama, sabi ni Boy Militar Bulalakaw, no? Lola niya pala yun. O, yun po yung tinutukoy ko, brother. Ano, brother boy niya.
na si Lola Teling, no? Hindi ko nalimutan ko yung pangalan, pero yung patotoo niya hindi ko malimut-limutan, dahil nung araw nung kami po iba kabataan pa, galing yan sila sa Bicol eh. Nagbakasyon lang sa amin diyan sa Bulacan. Tapos naging ano siya, dumadalo sa gawain, tapos pag may mga Bible study nung pastor namin noon nung araw, sila po siya po sumasama lagi. Ano siya, daming alam na talata, daming alam na Bible verse. Nagkulat kami, tapos bigla siya nagsalita, nagpatotoo. Yun pala, talagang sabi nga ni Brother Boy, na bulala ko, hindi nga nakapag-aral eh. Pero talagang sa Bible, natuto talaga. Ang galing sa Bible. You know, talagang namangha kami. So, ibig sabihin, yun po ang isa sa mga bagay na nagagawa ng Biblia sa tao. Pero of course, nasa Panginoon na siya, nasa langit na po, matanda na po. Kung doon nagkakamali, nung nakasama po namin siya noon, parang 70, 80 na po siya noon eh. May edad na. Pero talagang sharp pa yung isip. Ang ginagawa po noon, pag meron siyang mga anong talata, yung bagong na-encounter na talata, susulat niya yun. Sulat niya yun. Sulat niya sa kamay. Ganyan niyo. Sinusulat sa kamay. Ang daming talata, oh, Bible verse. Ayun, mga kapatid, ayun kung kasama natin si Brother Boy Militar Abulalaw. Ganun po yun. Na-experience ko po sa kanya noon. Pag bata pa ako eh. Bata pa kami. Doon yung siguro mga around 19 ako, 20, 21, ganyan. Kasi nag-aaral ako seminary, 24 ako. So, yun mga kapatid. Ang ibig ko sabihin, ang salita ng Panginoon, ano po, ito po yung ilaw. God's Word provides light for our way. Ang salita ng Diyos, ito po yung nagbibigay ng liwanag sa mga landas po natin, sa mga daraanan po natin. Araw-araw yan. Ano pa? Ito po, pasok na po tayo dito. They who honor God's Word are blessed. Ano po, his commands and or commandments. O, utos ito ng Diyos, o mga kautusan ito ng Diyos. The names of God's word, ito yung utos ng Diyos o mga kautusan ng Diyos. Ang sabi po ng verse 4 hanggang tsaka verse 6, sabi dito, ibinigay mo sa amin ang iyong mga utos, no, upang amin talimain at sundin ng buong lugod. Sa verse 6, kung ang buong kautusan ay maingat kong susundin karangalan ng sarili, kung gayon ang aking gawin. Oh, mga kapatid, utos po yan. Ano po, or commandments, or command na sa bawat isa po sa atin. We must love them, not forget them, and study them. No, kailangan nating pakaibigin. Kapag mahal mo ang isang bagay, iniingat-ingatan mo. Kapag ikaw po ay may trabaho, mahal mo yung trabaho mo, iniingat-ingatan mo. Na hanggat maaari, ayaw mong absent, ayaw mong malate, ayaw mong sasalungat doon sa sinasabi ng boss mo, magtsatsaga ka kahit gaano kalayo ang trabaho mo, dahil mahal mo yung trabaho mo, ano po, pagtsatsagaan mo. Ganun naman din eh. Sa tao, ganun din. Kapag mahal mo ang isang tao, pagtsatsagaan mo yan sa mga asawa, ano po, sa mga magulang sa anak, na mga magkakapatid, mahal mo, kapatid mo syempre. O, di, wala kang choice. O, sa asawa mo, wala kang choice. Mamahalin mo, itatanggapin mo eh, mga kapatid ko. So, ang Biblia, kung ina-claim po natin that this Bible na nahawak-hawak natin ngayon ay mahal natin, so kailangan nating ingatan. Huwag nating pabayaan. No? Eh sabi ko nga, yung patotoo ko, ang Biblia ko, itong Bible na hawak ko ngayon, ito po ay 7 years na nawala sa akin. Ito, matagal nang nawala sa akin to eh. Matagal nang nawala sa akin to. Ngayon, ilalagay ko na lang ng ano, ng yan, ng damit. No? 7 years na nawala sa akin itong Bible ko na to. Pero purihin ng Panginoon, ano po, na naibalik pa sa akin. So, ito yung ginagamit ko ngayon. Itong Biblia nito, kumbaga sa ano eh, di ba, pag may mga ganun eh, pag yung ibang Bible ang gamit mo, parang hindi mo maano, hanap-hanapin mo yung Bible mo. Kahit nga yung Bible ng anak ko, pag ginagamit ko yung Bible ng anak ko, parang hindi ko maano. Anak, pakikuha mo yung Bible ni Daddy, yung Bible ko gagamitin ko, kasi hindi ko maano yung, kahit na yung Bible niya, hindi ko hindi ko maano eh, hindi ko parang alam mo yon, oh, iba yung Bible na sarili mo eh. Ewan ko sa inyo kung yun po yung nararamdaman din po ninyo, kagaya nararamdaman ko. Pag iba yung Bible na ginagamit ko, wala. Pag ang Bible po hindi ko dala, alam mo, pupunta ako sa isang lugar, hindi ako mapakaliba. Bagaman meron akong Bible sa ano, meron akong ang tawag dito, Bible sa ano, sa cellphone. Oh, di ba? Meron tayong ano po dyan, naka-install na Bible sa cellphone. Kahit na, ano po, iba pa rin yung hawak-hawak mo yung Bible eh. Kayo, ewan ko, kayo po ha, eh, ano nyo po ako,
i-ano nyo po ako, i-enlighten nyo po ako. Ano po yung pakiramdam ninyo? Oh, minsan, pag yung aalis ako at hindi ko dala yung Bible, parang may kulang sa akin na. Oh, hanapin ko yun, yung Bible na yun. Ito yun. Oh, ito yung kulang. Oh, yun mga kapatid. Kung halimbawa, meron pa kayo ibang mga Bible na gamit, o di, nasa sa inyo yun. Ako, ito, wala, ito, may, meron ako ditong Thomson. Ito, yan, Thomson. Tapos, itong English na meron pa akong gamit dito na English na version na parang NASB po ito. Ito, ganyang kalaki. Ibang dito lang yan. Para sa pag-aaral lang natin. Ano po? So, ito sa pag-aaral lang natin. Pero pag sa mga, alam mo, sa mga gawain, dala-dala ko ito. Hindi nga ako nagdadala po ng English version ng Bible. Hindi po. So, ano lang yan, pag-aaral. Ito, Thomson. NIV version po ito eh. Itong Thomson, chain references. O chain reference. Kapag may mga ano, study Bible. Yan, yan po yun, mga kapatid ko. So ito po yung sinasabi ko. Kaya pag may mga gawain, ano ba, sa message, sa worship, yung Bible ko, Tagalog ang ginagamit ko. Pag ano ba, magagawa ko ng, ano ba, PowerPoint, outline, ano ba, pag sa, ano, gagamitin ko yung English para lang dun sa outline, no? Para pag magbabasa ako, sa Tagalog. O yan, mga kapatid. So, ewan ko, kung ano po yung mga ano nyo, kung ano po yung mga sa inyong sarili, ano po, kung ano po yung pamantayan ninyo, nasa inyo po yun. But definitely, ang Biblia dapat hindi po natin pinababayaan. Kung if we really love our Bible, we should love it and we should not forget it. Huwag nating kalilimutan yan, huwag nating pababayaan yan, and kailangan po nating basahin po yan. Ano po? Sabi nga po ng kapatid ko, ganun din po ako. Pag ibang Bible ang gamit ko, naliligaw ako, sabi niya. Ganun eh. Ewan ko, sa akin, ganun eh. Ayun, may ganun din pala. Sabi ni Sister Janet Pagulong, si Lola Coring memorize niya ang chapter by chapter ng Bible. Kaya kung mag-memory verse siya, one chapter talaga. Ayan si Lola Coring. Sino pong ano yan? Siguro sa Bisaya yan, Sister ano, Sister Janet. Sabi niya, talagang chapter by chapter. Ang haba no, kung magme-memory verse, kung i-memory verse na po ito, itong Psalms 100, ano, 119, isang chapter po ito, 176 verses po ito. No? Tama ba yun na sabi ko? 176 verses po. Ah, mga kapatid. Oh, tama, 176 verses po ito. Ang haba nito, sister. Ang haba nito. Anyway, so mga kapatid, yun. Kaya ito po yung utos. Ano po ito? We must love them, not forget them. Ano po, and study them. Ano po, mahalin natin ang Biblia, huwag nating kalilimutan po ito, at ito po dapat ay pag-aralan natin. Kaya di ba, sabi natin kahapon, ang sabi po ng Diyos kay Joshua, ano po, dilidiliin mo ito araw at gabi upang ikaw ay magtagumpay, ano, sa lahat ng mga gawain mo. So ibig sabihin, ang isa sa mga sangkap pala, ano po, para magtagumpay ang isang tao. Ito ha, mga kapatid ko, ang isa sa mga sangkap ay yung pagbabasa ng Biblia. Ano? Bakit natin sabi? Sapagkat sabi po ng Biblia. Ngayon, kung hindi ka pala nagbabasa ng Biblia at hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, ibig sabihin, kulang pala ang sangkap. Ano po? For you to be successful, Christian, or for you to be a successful one. Dahil kulang ang sangkap eh. Ano? Hindi ka magtatagumpay. Well, sabi nga natin, Pastor, ang daming mga taong tagumpay. Ang daming mga taong mayaman. Ang daming mga taong mga milyonaryo, bilyonaryo. Pero ang sinasabi natin dito, ano bang ibig sabihin ng tagumpay sa inyo? Ano bang ibig sabihin ng tagumpay sa mundong ito? Kasi ang pag sinabing tagumpay, pag sinabing successful sa mundong ito, parang sinasabi po nila, it pertains sa isang material na bagay. It pertains sa isang physical o literal na nangyayari sa buhay mo. Di ba? Ganun eh. Tagumpay ako dahil ang dami kong tagumpay ako dahil ang dami kong pera. Tagumpay ako dahil ang dami kong mga ari-arian. Tandaan po natin, yan po yung definition ng sanlibutan. Di ba? Sinasabi naman ni Jesus Christ po yan eh. Ano po? Sinasabi ni Jesus Christ, ano mga kapatid ko? Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ano mapapala ninyo? Kung mapunta man sa inyo ang buong kaya, ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan, pero ang kapalit naman yan ay kapahamakan ng iyong kaluluwa. Meron ka bang ibabayad? Meron ka bang ipapalit para sa pangangailangan ng kaluluwa mo? Wala. So ibig sabihin, in the eyes of God, tayo po ay lugi pa rin.
tayo po'y hindi pa rin tagumpay. Kahit nasabi mo mapunta sa iyo ang lahat ng kayamanan ng sanlibutan ng mundong ito, ano po, if you have, sabi nga eh, if you have not, kumbaga, kung ikaw po ay wala sa Panginoon, if you're not in Christ, kung wala ka sa Panginoon, still, ikaw pa rin ay lugi, talo pa rin, baliwala pa rin, useless pa rin. So, ang tagumpay na sinasabi ng salita ng Panginoon, doon po kay Joshua, is tagumpay spiritually, mga kapatid ko. Well, siyempre, alam naman natin na magtatagumpay ka sa gawain mo. Pero pinakamalalim po doon, sa buhay natin, magtatagumpay tayo spiritual. Kaya nga, ang pagbabasa ng Biblia ay isa sa mga sangkap para tayo po'y maging matagumpay. Ngayon, ganito po yun. Kapag nagbabasa ka ng Bible, tayo na sa mundong ito, di ba? Sa mundong ibabaw. Tatrabaho tayo kung ano-ano man yung ginagawa po natin. Huwag na huwag natin kalilimutan ang pagbabasa ng Biblia. Kasi sabi ko nga, yan po ay isa sa mga tinitignan ng Panginoon para makita ng Panginoon na talagang ikaw ba talaga ay tagumpay sa buhay mo. Yun na lang ang patotoo ni Jesus Christ. Ano mapapala mo? Mapunta man sa iyo ang kayamanan ng sanlibutan, pero kung ang kapalit naman nito ay kapahamakan ng iyong kaluluwa, anong mangyayari? So ibig sabihin, lugi pa rin. Hindi ka pa rin tagumpay. Talo ka pa rin. So ang isa sa mga bagay para maging masabi natin na maging matagumpay tayo ay yung magbasa ng Biblia, sapagkat yan po ay sinasaad sa banal na kasulatan, mga kapatid. So, ito po yung sinasabi po dyan, mga kapatid ko. Kaya bilang mga Kristiyano, ang mga bagay na material sa mundong ito, pangalawa na lang yan, mga kapatid. Pangalawa na lang yan. Kaya kita nyo, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, hindi tayo pwede maglingkod ng sabay sa kayamanan at sa Panginoon, sa Diyos. Hindi pa pwede. Ano po? So, sa ating pagpili, anong pipiliin mo? Yung kayamanan sa sanlibutan or ang paglilingkod sa Diyos? Di ba? Sabi nga po ng Biblia, binigyan ng patotoo ni Jesus Christ. Yung kayamanan sa sanlibutan, masige, pagpalagay na natin, mapunta na sa iyo ang yaman ng lahat ng mundo. Pero kung ang kapalit naman yan ay kapahamakan ng iyong kaluluwa, anong gagawin mo ngayon? Di ba? Anong gagawin mo ngayon? Pwede ba mong ipagpalit yung kaluluwa sa kayamanan? Yung kayamanan, pansamantala lang dito yan. Palamuti lang yan. Ano po? Yan po yung mga ginagamit natin. Mga bayarin, pabibili, pamimili, o kung ano man. Pero never natin yan madadala kung saan man tayo pupunta. Kung ikaw Kristiyano, hindi natin madadala sa langit dyan. Yun po, mga kapatid. Kaya mas maganda na mas higit na binibigyan natin ng halaga ang mga utos ng Diyos. Binabasa natin sapagkat ang salita ng Panginoon ay isa sa mga sangkap sa pagtatagumpay natin bilang isang Kristiyano. Sabi ko nga, at the end of the day, ang mauwi ang usapan natin sa usaping spiritual. 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 Ang dami kong mga na-experience niyan eh. Ano po? Namatay. Namatay yung magulang. Yung magulang hindi naman dumadalo. Ano po? Yung magulang, medyo mahina na. Pinatawag si pastor, pinatawag si brother para mag-Bible study. Bakit po? Gusto ko kasi malaman at gusto ko mapakinggan ang salita ng Diyos. Meron namang namatay. Kasi pastor, nung araw po, umatin din po siya doon sa church. Kaya kami po gusto po namin magpa-service na namatay na po siya. Ganun mga kapatid. Usapang spiritual pa rin ang huli. Diba? Sa huli, usapang spiritual pa rin. Whether we like it or not, usapang spiritual pa rin tayo. Kaya, ngayon ang point ko, habang maaga pa lang, pag-usapan na natin ang buhay spiritual, pag-usapan habang malakas ka pa, di ba ang sabi ng Biblia, Ecclesiastes chapter 12, verse 2, remember your Creator in the days of your youth. Alalahanin mo ang lumika sa iyo sa panahon ng iyong kabataan. Kaya nga, I always encourage everyone, dun sa mga magulang, we should train our child. We should teach them about the word of God. Ano sabi po ng Proverbs chapter 22 verse 6, train up a child in the way he should go and when he is old he will not depart from it. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran upang sa kanyang pagtanda hindi niya ito malilimutan. Anong dapat nating ituro? Tuturuan ba natin yung mga bata, yung mga anak natin na hiwalay ang Biblia? Hindi po. Dapat kasama ang Biblia. Ano sabi ng Deuteronomy? Ituro mo. Kung ikaw nakaupo, kung ikaw nakaiga, kung ikaw nakatayo, nasa labas ng pintuan, kung saan ka man pumunta,
dapat ang salita, ang kautusan ay dapat na tinuturo sa mga anak, sa pamilya, kahit saan, kung sino man mang kilala po nating tao. E yan ang sinasabi dito mga magulang at mga kapatid. That's why, ano po, we should love them, not forget them, but study them. Mahalin natin ang salita ng Diyos, huwag natin kalilimutan at pag-aralan natin ang salita ng Diyos. And most of all, most importantly sa buhay natin, we should apply them into our personal life. I-apply natin ang salita ng Panginoon. Ano sabi ng Biblia sa verse 10? Sabi ng Bible ay ganito, ano po? Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Susundin po natin yun, mga kapatid, ang utos ng Panginoon. Eh sabi po dito, sabi ni Brother Boy, Apilado, Militar Bulalakaw, tama po, Pastor, magbasa, makinig, at tumupad. Tama po, baliwala po kung pagbabasa at pakikinig. Ang pinaka-importante sa lahat ay ano, pagtupad. Ano po, pag sumikapan, tuparin ang kautusan. Tuparin natin. Kaya sabi ko, useless ang Bible mo kung binabasa mo lang tapos hindi na-apply. Kaya tatandaan po natin, ang sanlibutan, ang mga tao sa paligid po natin, tayo po'y binabasa po nila. Tayo po'y parang mga malaking mga letra, mga titik sa harapan nila. Ibig sabihin, kada kilos mo, kada salita mo, maraming mga taong nakamasid, tumitingin sa'yo. Lalo tigit kung yung mga kapitbahay mo, tinitingnan ka nila, o pinapansin ka nila, or pinagmamatsyagan ka lang. Ano, inaantay lang kung magkakamali ka ba, ganyan. Kailangan maging maingat tayo kasi binabasa tayo para tayo mga titik eh. Para tayo mga letra na naglalakad. Ano po, sa kalsada, kung saan man, lalo tigit kung kakilala mo, nakakakita sa'yo, titingnan ka niyan. No, lalo tigit sa loob ng tahanan, di ba? Kung mga anak mo, kung elder ka sa church, officialis ka sa church, pansinin niya, titingnan niya, na si mama, si papa, ganito ba siya? Ganito ba siya sa ano? Pag sa bahay namin, iba naman siya. Pero pag sa church, sa chapel, no, ang bait-bait niya, pero dito, ang lupit-lupit niya. Ang ano mga kapatid? Ewan ko. Ganun po, binabasa po kasi tayo eh. Ano po, binabasa po tayo, mga kapatid ko. Iyan ang sinasabi po niyan. Kaya dapat maging ano tayo, maging maingat tayo. Maging maingat po tayo. Useless po ang pakikinig, useless po ang pagbabasa po, walang aplikasyon. Ganun naman eh, di ba? Sa lahat ng ano natin eh. Alam mo, nag-aaral ka, churi. Ano, mga kapatid. Kahit na sabi mong walang ano yan, walang aplikasyon, baliwala yung pinag-aralan mo. Kailangan i-apply mo yung pinag-aralan mo. Ganun din sa pagbabasa ng Biblia. Wala pong magiging silbi ang pagbabasa ng Biblia, walang silbi ang pakikinig kung walang aplikasyon sa buhay. So ito yung utos. Kaya sabi po ng Biblia, sabi ni David, dun po sa verse 10, maliwanag eh. Sabi niya, buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. No, buong puso. Kaya kita niya po, dun sa verse follow-up na sinabi niya, dun sa verse 11, sabi niya, ang banal mong kautusay sa puso ko iniingatan upang hindi ako magkasala laban sa iyo kailanman. Ingatan natin. At kapag iniingatan natin yan, dapat merong aplikasyon sa buhay. Okay? So, His commandments, we must love them, we must not forget them, and study them. Pag-aralan po natin po yun. Okay? So, sinorkat po natin po yan, mga kapatid. Ano pang mga talata? Doon po sa verse 40, tapos verse 45. Ang sabi po ng Bible, sabi diyan, ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko'y aking sundin. Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. Oh, pinagpapala po pala ang talagang nagbabasa ng banal na kasulatan. No, mga kapatid. So ito, maliwanag yung sinasabi po niyan. Sabi niyo, no? Pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako'y pagpalain. So saan po nagmumula po yan? Sa pagbabasa, pagsunod sa mga kautusan ng Panginoon. No, sundin natin ang kautusan ng Panginoon. No, mga kapatid. Ano pa? Mga talata. Daming talata eh. 56. Sabi ng 56, mga kapatid, ano po, nasasalig sa pagsunod ang tunay kong kagalakan, kaya naman sinusunod ko ang iyong kautusan. Kapag po ba tayo sumusunod sa kautusan, tayo po ba'y nagagalak? Kapag tayo po ba'y tinutuwid sa mga anak, di ba? Kapag ang mga anak po ba natin ay tinutuwid natin, sila po ba'y natutuwa?
Minsan pa nga, nakakalungkot, naghihimagsik sila. Ano? Other word na naghihimagsik, parang, seems parang nagre-rebelde pa sila. Kapatid, tayo po, pag nagbabasa ba tayo ng Biblia, tayo po ba'y mapaghimagsik? Yung bang, hindi totoo yan, parang kinokontra mo pa. Hindi totoo yan. Ay, hindi, wala, ano yan. Kumbaga, hindi naman siya literal. Parang ganun. O, marami pa tayong mga, anayin pa natin mga katwiran para lang mapagtakpan yung mga ginawa natin. Tandaan po natin. Kaya nga, tandaan po natin, ang salita ng Panginoon, basahin po natin, doon po sa Santiago 1:22-23. May mga Biblia po kayo. Samahan niyo ako sa pagbasa. Doon po sa Santiago. Pero sinasabi po dito eh. I-check natin po ito mga kapatid. Sa Santiago 1:22-25. Mga kapatid, sabi dito, ng salita ng Panginoon, dito po sa Santiago 1:22-25. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. O, mamuhay tayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig lamang ng salita at hindi nagsasagawa nito ay katulad ng isang taong humarap sa salamin. At umalis matapos makita ang sarili, agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngunit ang nagsasaliksik at patuloy na nagsasagawa ng kautusang sakdal at nagpapalaya sa tao at hindi isang tagapakinig lamang na pagkatapos ay nakalilimot ang taong iyan ang pagpapalain ng Diyos sa lahat niyang gagawin. Sino daw po yung pagpapalain? Siya po yung tao na nakapakinig, nakapagbasa. Siya po yung tao na tumutupad at pinapamuhay ang salita ng Diyos. Ngayon, kung halimbawa binabasa natin, nakikinig tayo, pero hindi naman natin tinutupad, hindi naman po natin sinusunod, hindi po tayo tumatalima, mga kapatid, sabi po ng salita ng Panginoon, para lang tayong tumingin sa salamin. No, matapos natin makita yung ayos natin, inayos ng konti, pagtalikod mo, nalilimutan mo na kung anong ayos mo, ang hitsura mo. Ganun din sa pagbabasa. No, matapos mo mapakinggan, tapos, di ba, hindi mo naman na, wala pumasok sa isip mo, wala pumasok sa puso mo, wala. Parang, anong sabi ko ng Biblia? Sabi dito, umalis matapos makita ang sarili, agad nalilimutan ang kanyang ayos. Ngayon, kung sino po yung mga sumusunod, ano po, ina-apply niya sa buhay niya, sabi ng Biblia, ito po yung pagpapalain mo. No, kaya tayo po, dapat i-apply po natin, mga kapatid ko. Dapat ang salita ng Panginoon makita po sa buhay natin, ano, mga kapatid. Hindi po yung nakinig ka lang, tapos wala na. Mahirap po yun. Diba? Mahirap po yun. Nakinig ka lang, tapos wala na. Wala na. Limot mo na. Hindi po yun. Dapat tukdin, dapat sundin. No? So yan. Ano pa? Sa verse 69. Anong sabi ng 69? Ang gawain nitong hambog, sadyang ako ay siraan. Ngunit buong puso ko rin sinusunod ang iyong aral. Yung mga hambog, di ba? Ano bang ibig sabihin ng hambog? May yabang, ganun. May mga taong ganyan. Meron po. Ito lang nakaraan, may kausap ako eh. Mga kapatid, nakausap ko. May nakausap. Ano lang, through ano lang po sa cellphone. Video call, nakausap ko. Ang dami yung sinabi. Lalaki yan ha, ang sinasabi. Tungkol sa ano, gito, ganyan. Dami sinasabi. Ayoko na, baka madulas ako eh. Baka masabi ko yung pangalan eh. Maingat lang ako po mga kapatid. Dami sinasabi. Sabi ko, nag-uusap kami. Okay. Tapos, mamaya, ako pa yung tinanong. Meron kang tanong. Wala. dami sinasabi. Kesyo ganito, yung sa Bible, sabi niya, ako ganito sa Bible, ganyan niya sa Bible, ganyan. Sabi ko, saan ba mababasa yung sinasabi mo? Hindi niya magsabi. Then basta yan ang ano nun, yun ang sinasabi dun. Salita na naman siya, sabi ko, wala ito, punong-puno ang ano na ito, punong-puno ang utak na ito. Sabi ko, paano malalagyan ito ng totoong salita ng Diyos eh? Sabi ko, saan mababasa ba yung sinasabi mo? Sabi ko sa kanya, saan ba natin makikita yan? O, ano bang aklat dyan? O, basta nandyan yan sa lumang tipan, sa Old Testament. Diba? Ganun siya sabi niya. Sabi ko, wala ba yan sa bagong tipan, Old Testament? Sabi niya,
Ewan ko, basta na alam ko sa lumat yung mga ganun. Ganun mga kapatid. Ay, kasi alam mo yon yung tipo po na parang punong-puno ka. Tandaan po natin, hindi magpe-penetrate ang salita ng Diyos sa isip po natin kung tayo po'y punong-puno sa mga kaalaman po natin. Kung sobra kang marunong, kung sobra kang maalam sa lahat ng mga bagay, paano po malalagyan ang iyong isip ng salita ng Panginoon? Kung punong-puno ko na nga eh, aapaw lang eh. Masasayang lang yun eh. Ang ibig ko sabihin, masasayang lang yung salita ng Diyos kasi punong-puno ka eh. Kaya nga subukan mo lagi na maging empty ka. Bawasan mo yung sinasayang niisip. Diba? Bawasan mo lahat. At maging open ka doon sa sasabihin ng iba. Lalo tigit sa sasabihin ng Biblia. At doon makikita mo. Then you will realize na ikaw pala talaga. Makikita mo sa sarili mo na ikaw po yung isang taong talagang makasalanan na kailangan ng salita ng Diyos sa buhay mo. Mga kapatid, eh yun po yung sinasabi. Eh hindi tayo malalagyan ng mga mabubuting mga aral ng salita. Kung sa isip po natin, may naka-intact na eh. May nakalagay na dyan eh. No, may nakalagay na ng mga aral, may mga nakalagay na ng kung ano-ano. Kaya ang mangyayari sa mga magtuturo, sa mga mapapakinggan mo, magiging ano na lang, magiging wala. Kukontrahin mo pa. Ayun po yung mabigat po doon. Kukontrahin mo pa. Ang mangyayari pa, magdidebate pa kayo. Diba? Lagi kayo lagi sinasabi, ano po, let us always try to open our mind while we are listening the Bible, no? or yung mga pag-aaral. Ano? Ano natin? Pag nagbabasa tayo, buksan mo yung isip mo. Ay, ganito pala yun. Huwag mong kontrahin. Tandaan po natin, may mga ganun mga tao kinukontra eh. Oh, huwag mong kontrahin. Biyan mo lang mag-flow. Buwasan mo yung laman ng isip mo. Di ba? Magbuwasan mo. Oh, kung sabihin po natin na, ang dami ko nang alam sa buhay, mga karanasan ko, ganun yun. Mga yung nakausap ko, ganun yun. Ang dami kong naranasan, ganito sa buhay. Tama yun. Walang problema dun. Ano po? Walang hindi natin nanano yung karanasan natin yun eh. Diba? Pero kung sa salita ng Panginoon, hindi natin pwedeng i-apply po na mas higit na mas may karanasan ka kaysa sa salita ng Diyos. Tandaan natin yun. Ano po, hindi mo pwedeng sabihin na mas may karanasan ako sa kaya salit. No, no, no. Lahat tayo. Pag salita ng Panginoon, ang nagsalita, ano po, ang Diyos na ang nagsalita, ano po, you have to be quiet. Sabi nga po natin, you have to listen. Ano po, kailangan mo makinig. Kailangan mo manahimik. Ano po? Kailangan mo makinig ng salita ng Panginoon. Kasi salita ng Panginoon, hindi tayo pwedeng mas mataas pa diyan. Ano po? Tayo po dapat ang magpa-under po doon sa salita ng Panginoon. Utos, kaya nga utos eh. Utos po 'yan ng Panginoon. Sabi po sa verse 73, ang sabi ng 73, ano po? Nilikha mo ako, O Diyos, ako'y iyong iningatan. Bigyan mo ako, ano, bigyan ako ng unawa upang batas mo'y malaman. Ito na 'yon. Unawa. Pang-unawa. Eh, may mga tao eh, wala po. Kasi gawa lang, di ba sabi ko nung nakaraan, gawa lang naman ng tao yan eh. Gawa lang naman ng sulat lang naman ng tao yan eh. Tama yun, sulat ng tao. But take note, they were inspired. They were inspired by God. Ano po, habang sinusulat nila ang salita ng Diyos, sa iba't ibang mga panahon, sa iba't ibang mga pagkakataon, ang pagsulat sa Biblia, hindi naman po itong isang panahon lang eh. Ano po, hindi po ito. Ganun po ang pagsulat sa Biblia. Tandaan po natin ang Biblia, binubuhay po ito ng 66 na aklat. Ano po, sa lumang tipan, 39, sa bagong tipan, 27. O yan po yun. Hindi po siya sa isang panahon lang nilimbag o ginawa o sinulat. Ano po, iba't ibang mga tao ang ginamit ng Panginoon. But they were inspired. Ginawa niya, ginamit niya ang tao, but they were inspired. Inspired sila ng karunungan ng Diyos, ng banal na Santong Espiritu, kung anong isusulat. At yun po, nakarating po sa atin. Kaya ang special revelation, minsahe buhat sa Diyos, buhat sa Panginoon. Special revelation, hinatid sa iyo, sa iyong harapan, sa iyong pintuan, sa iyong bahay, nagkaroon ka ng Biblia. No? Special ka kasi sa Panginoon. Kumbaga, liham yan ng Diyos sa iyo. Oh, mga kapatid, paano kung hindi ka nagbabasa ng Biblia? Eh, hindi mo nalalaman ang liham ng Diyos sa iyo. Tandaan po natin, meron pong dalawang uri po ng revelation. Una, creation. That God is exist. Ang creation, paligid natin, no? Mundo, kung ano man, nakita natin. Ang Diyos ang nag-exist. Nakita natin. Pero pinaka, ay yung mensahe talaga ng Panginoon sa salita ng Panginoon. That is special revelation. Nireveal niya kung ano yung nararamdaman niya, yung puso niya, yung damdamin niya sa tao.
Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. That's it. So, kailangan manampalataya. Saan ang galing? Directly ba sinabi sa'yo na yung bibig? Personal bang sinabi sa'yo? Hindi. Sinabi lang sa'yo ng liham ng Diyos, sulat ng Diyos. Kaya yun po yung paniwalaan natin. Kaya ang sabi po ng talata, di ba mga kapatid, anong sabi po ng verse 73? Inilikha mo ako, O Diyos, ako'y iyong iningatan. Ano po, bigyan ako ng unawa upang batas mo'y malaman. Yun po yung dapat natin. Kaya kapag tayo nagbabasa, dapat lagi po nating pinapanalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ko ng wisdom. Bigyan mo ko ng karunungan. Bigyan mo ko ng pangunawa. Bigyan mo ko, Panginoon, ng bukas na kaisipan para mababatid ko at malalaman ko kung ano yung mensahe na gusto mong ipaabot sa akin sa araw na ito, sa umagang ito, o sa kung anumang oras ka nagbasa. O yun po, mga kapatid. Okay? So, commandment. Ano pa? His principles. No? Mukhang aabot nga talaga tayo ng ano nito, part 6 ata, part 5. His principles. Sabi po ng verse 5 at saka 8, ang sabi po ng Biblia ay ganito. Gayon ako umaasa ang magiging tapat, susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Ang sabi po ng verse 8, ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin, huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mga kapatid, yan po, his principles. Okay? So, yan po yung ating pinag-usapan po ngayon. Ano po, ituloy po natin ito ulit bukas. Mga kapatid, mahaba po kasi. Mga kapatid. So, yan, ang dami pong mga nagko-comment to. Mga kapatid, okay. So, tuloy po natin ito bukas. Natapos po tayo dun sa His principles. Kung ano yung mga tawag, mga pangalan, dito po sa salita ng Diyos. Una, His laws or law, His decrees, His light, His commandment, and His principles. Bukas, pag-usapan po natin His rules, His way, His statutes. Ang dami pong tawag po dyan sa salita ng Diyos, no, mga kapatid. Okay, sabi po ni Sister de Guzman Lim, Amen. Sabi ni Sister Lydia Miguel Cruz, paano mo malalaman ang totoong turo at aral ng salita ng Diyos, no, na hindi mo binasa, no, kaya nga po nakikinig tayo sa mga pastor na nangangaral na ang tinuturo nila ay mula sa Bible na nababasa natin, no, mga kapatid. Sabi po diyan, at na napag-aralan na nila, kaya magbasa para maging applicable at malaman mo yung hindi naiintindihan at maunawaan mo. Isa puso mo yung binasa mo para maunawaan mo. Ayun po, mga kapatid. Depende po yan, mga kapatid. Baka naman tayo po, kahit na lang sinong pastor ang pinapakinggan po natin. Mga kapatid, depende po yan sa mga pinapakinggan po natin. Maging maingat po tayo dyan. O, mga kapatid, at alam kong alam nyo na yung ibig ko sabihin. Maging maingat po tayo sa mga pinapakinggan po natin. Ngayon ba, nakakarating sa akin na may mga ganun. Siyempre, mga kaibigan mo, di ba? Siyempre, kami po bilang mga tagapangaral, lalo tigit dito sa atin sa Churches of Christ, mga ganun. May bro kami ganito. Iba yung pinapakinggan eh. Sino ba yung pinapakinggan? Yung pinapakinggan niya eh, magaling daw sa Bible. Kahit daw brown out eh, kaya niyang magbasa ng Bible. Sabi ko, kahit daw brown out, kaya daw magbasa ng Bible. Sabi ko, magaling. Sabi ko, mausay nga yun. Ibiro mo sabihan ba naman na, kahit brown out, kahit madilim, kaya kong basahin ng Biblia. Tandaan natin, walang sino mang tao na kaya magbasa ng Biblia pag brown out. Walang ilaw, magbabasa ka. Ay, mga kapatid, lokohan na yun. Lokohan na. Sinong tao po? Kahit na sino pa. Ayaw ko magbanggit ng pangalan, kapatid. Kahit sino pa. Brown out, magbabasa ka ng Biblia. Mababasa mo Biblia, brown out. Sabi niya, kaya niyang basahin. Yung John 3:16, brown out, babasahin niyo. Gayto 'yun. Kabisado niya eh, 'di ba? Kabisado niya kaya kahit sinasabi niya, bro, kahit sa sino, ako, kahit madilim, kaya kong hindi basahin, i-recite, 'di ba? Pero kung magbabasa ka ng Bible ng madilim, brown out, walang ilaw, magbabasa ka eh, lokohan na 'yun. Kaya pa raw niyang basahin kahit na brown out, madilim. Sabi niya dito ni Brother Tim, baka po may gamit na flashlight. Gamit na flashlight.
Depende po sa pinapakinggan po natin. Tandaan po natin yan. May mga tao po na, di ba, pag nagtuturo, akala natin, no, galing niya, galing mag-English eh. Ang husay niya. Pero hindi mo alam, iba na pala ang turo. Oneness na pala ang turo niya. Eh, hindi po yun. Iba na po yun. Mga kapatid, ititignan mo pa rin. Titignan mo pa rin. Huwag natin titignan lang po sa balat. Tandaan po natin. Huwag natin titignan sa balat. Dapat titignan natin yung laman ng balat. I hope nakuha niyo yung ibig ko sabihin. May mga ganun eh, mga kapatid. Yung mga, okay na yan. Yung mga, ang galing magsalita eh. Di ba? Ayos yan. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Magaling. Magaling siya. Tingnan mo yung laman. Ibig sabihin, siyasatin mo. O, pag nasiyasat mo, ay ganun pala. Hindi pala sila naniniwala. Iba pala yung paniwala nila sa ganito. Iba pala yung contradict pala sa ganito. O yan. Yan po yun. Huwag tayong ikami matatangay dahil lang sa tamis ng mga pananalita. Kahusayan ng magsalita. Kaya nga, lagi natin sinasabi, magsiyasat, magbasa. Di ba? Ang sabi po ng Acts chapter 17 verse 11, nung nangangaral si Apostol Pablo sa mga taga-Berea, ano po, talagang sinisiyasat nila kung ano yung sinasabi ni Pablo. Kung totoo ba yung sinasabi niya, is it biblical? No? Biblical ba yan? Ah, sinasabi ba ng banal na kasulatan niya? Yun po, maging maingat tayo doon. Okay? So, salamat po sa mga kapatid po natin. Tuloy po natin po ito. Joy Pila, ang sabi niya, salamat po sa words of wisdom. Glory to God. Eh, sabi ni Sister Mertod, memories niya po yun. Kaya nga po, salamat po bro, araw-araw kami nakikinig ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon at higit sa lahat, ipamuhay po natin mga kapatid ha. Ayan, thank you po. Sister Emily Otico Francisco, good morning po Brother Gilberto Abella and family. Kamusta na po kayo mga kapatid kay Kristo? Watching with us, stay safe po and God bless us all. Yan. Amen. Empty and humble we come before our God. Sabi ni Brother Samson Bedros. Yan, salamat po kay Nanay Pina, kasama po natin. Yan, madalas ko po yang marinig kay Pastor ano po Abelardo de Guzman. Pastor po ako. Ah, pastor po dako ng Mindoro. Oh, yung matandang Abelardo de Guzman diyan po sa Mindoro, no. Yan, Susana Garcia de Guzman. Yan, good morning po sa inyo. Pagbalain po kayo ng Panginoon. Sister Emily Cupon, good morning po. Magandang umaga, Brother Gilbert. Kamusta si Sister Jessica? Yes, amen. Dapat magbasa ng Bible at makinig ng mga salita tulad ng mga mensahe. Salamat sa magandang mensahe. Glory to God. Okay naman po si Sister Jessica, Sister Emily. God bless po. Thank you po. Yan, marami po at hindi ko na po nabasa. Kayo lang po magbasa dito sa mga comment. Hindi ko na po nasundan. Okay, at God bless po sa inyo. Tuloy po natin dito bukas at medyo ano na tayo sa oras. Ano po, God bless po. Tandaan po natin, magbasa tayo, magbasa, magbasa. Ano po, kapag mahal natin ang isang bagay, dapat iniingatan natin. Ang Bible, for sure, mahal natin ang Biblia. Ingatan natin ito, basahin natin ito, pag-aralan natin ito, at higit sa lahat, isapamuhay natin ito sa ating mga buhay araw-araw. God bless everyone, at mamaya po, itatransfer ko ito, itong tinalakay po natin ngayon, dyan po sa YouTube. No? Pakibisit nyo po yung ating YouTube account, Gilbert Abella TV. Good morning po sa inyo. Sa mga lahat ng mga nag-subscribe po, God bless po. Ang subscriber na po natin ay 300 na po. May get ang subscriber po natin. Doon po sa inyo po, baka hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Ano po, please visit nyo po. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, pakisubscribe po. Gilbert Abella TV. No? Lahat ng mga devotion natin, doon natin inilalagay po. Okay? So God bless po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At ingat-ingat po, stay safe and stay healthy. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na kami po, Panginoon, ay nakapagbulay-bulay ng iyong salita. Na nawa, Panginoon, ay patuloy na bigyan po namin ng pansin at sundin namin ang mga nababasa po namin buhat dito. At kami po ay thankful, Father God, dahil hindi mo, Panginoon, inilihim sa amin ang iyong mga mensahe. Manapay, ito po ay patuloy na binibigay mo sa amin at patuloy na ini-encourage mo kami, Panginoon, na saliksikin, basahin, pag-aralan at isa pamuhay. Yun po, Panginoon, ang mahalaga sa amin. Salamat, O Diyos, dahil kami po ay nabago dahil sa iyong salita. Dahil kami po ay nalinis because of your words, Father God. Salamat. Tinataas ka namin at patuloy ka namin pinupuri at patuloy ka namin sinasampalatayanan. Ingatan mo kami, Panginoon, sa buong maghapon at pagpalain mong bawat isa at sa mga kapatid po namin na may mga karamdaman. In Jesus' name, ikaw po ang magpagaling. Sa mga kapatid na nagse-celebrate ng kanilang mga karawan, kila Sister Presley, Lord, at sa mga iba pang mga kapatid,
Ikaw po ang mag-bless sa buhay nila at naway marami pang mga taon ang dagdag mo sa buhay po nila na sila po'y patuloy na maglingkod Panginoon sa iyo at magpasalamat. Salamat Ama sa iyong kabutihan, salamat sa lakas, salamat sa buhay, salamat sa araw na ito. Ingatan mo Panginoon kami sa buong maghapon at salamat sa mga biyaya na aming tatagapin sa buong maghapon. Ang lahat ng ito ay aming binabalik sa iyo. Taglay po po ulit pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli mga kapatid, pagpalain po tayo ng Panginoon. Keep safe, keep healthy. Ingat-ingat po. God bless everyone. See you again tomorrow. God bless po.